nagkaroon ng dare. Okay. Tapos, and they. Oh. So, yun, yes, sabi niya. Oh. Then, parang, tong si Andre kasi, parang may sinabi siyang, she's my type, but not like, parang gano'n. Kanya, pumunta kami doon sa living room. Sabi ko, next time, huwag ka magsasabi ng ganyan. Kasi, okay, nakakasakit sa babae yun. Siyempre, umamin yung babae, tapos, parang gano'n. Oo nga. Tapos, bigla niyang sinabi sa akin na parang, ako daw yung gusto niya. At that time, sabi ko sa kanya, wag mo ako gustuhin kasi parang 8 lang tayo dito, wala kang choice. Oo. Tapos pagkalabas mo, marami kang makikilala kasi syempre may face siya, diba? Then parang sabi ko, may boyfriend din ako, magti 3 years na kami, kaya parang let's respect that. Ayoko na sirain yun. Kaya mas okay, friends lang tayo. Ay, ayun naman pala, team online. At least ngayon, na-clear mo na sa amin ang mga totoo talaga nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Opo, alam ng housemates yun lahat. Correct, correct. Pero kayo ni Lu, okay naman kayo? Ay, opo, sobrang okay. Okay kayo. Every time na kailangan ko ng hug, talagang hinahug niya ako. Kaya sobrang thankful talaga ako sa kanya. Ay, that's good. Opo. So, paano yan? Ano status nyo ni Andre ngayon? Wala, friends lang talaga kami. Friends kayo. Opo. In fact, nung kasal ni Ate Mitch, oo, mag-partner si Lu, then and si Andre. Parang nakita, ang ganda nila tignan, parang bagay sila ganun. Pero hindi ka nagselos kahit hindi, konti? Hindi talaga nung kasal. Nung bridal, hindi talaga. Nung bridal hindi. Ay, hindi bridal. Nung kasal mismo. Opo. Kasal kasi mismo. Parang ang ganda talaga nila tignan. Sabi ko kung magkakatuloy yan tong dalawa, parang maganda. Okay. O sige. Pero ito, mapapanood mo na first time ang mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya na ikaw ay isa ng ex-housemate. Team online, manood tayo ng PBB 8.